Sara Duterte. Pinagsama mo. North, south, tapos meron pa ngayong gitna. Ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung pa... Eh, siguro magse-self-destruct na lang sila pag hindi pa nila na naitaguyod yan. Pero, tandaan ninyo, we are only we are still 7 months to election day. Maaari pa rin, marami pa rin maaaring mangyari, di ba? Oh, pagka may mga nangyari pa, nako. Kunyan eh, kampanya, eh, alam niyo naman yung kampanyahan eh. At ngayon, dito mo makikita kung saan tumataya yung mayayaman. Oh, saan ba tumataya ngayon ng mayayaman? Sige nga. Kanino ba nakataya yung mga subel? Kanino ba nakataya ang yung mga si Rason? Kanino ba nakataya ang Villar? Mga tropa natin yan. Kanino ba nakataya ang Lucio Tan? Yan. Oh, yung mga mayayaman na eh, mga Samora, ayan. Diyan tayo, yan ang titingnan natin kasi andyan ang galawan ng pera, maniwala kayo. So, very important ang magandang performance sa survey na scientific. Kasi hindi naman madaling lokohin yung mga mayayaman na yan pagdating sa survey. Eh. Bigyan mo ng survey na online, yung mga Facebook survey. Hindi kakagat yung mga yan. Pero bigyan mo ng scientific survey ang mga yan. Bigyan mo ng scientific survey. Tapos, pag-aaralan nila yon. Kasi parang negosyo lang yan. Eh. So kung sino po yung malakas na alam nilang kahit papano, alam na this. Oh, yun, dun bubuhos ang pera. Kaya ganun namang kahalaga ang survey na scientific kung maarangkada ka dun. Sabi nga, darating ang araw, baka dumating ang araw na tumatanggi na yung kandidato sa donasyon ng negosyante. Eh ako naman, walang plastikan to. Walang halong plastikan. Sa panahon ngayon, dapat ang kandidato, hindi lahat ng donasyon ay tinatanggap. Pag-aralan muna niya kung ano ba ang kahulugan ng donasyon na yon. Baka kung ang kahulugan ng donasyon na yon ay sila na ang magpapatakbo ng gobyerno kapag ka ikaw ay pinalad na manalo, sukdulan na mapahamak na ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga maliliit, mag-isip-isip ka dun sa tinatanggap mong donasyon, kaibigan. Ano? Kaya ito, maganda, bantayan po natin to. So, ngayon po ay October 23. So, intayin nyo po. Kung ano po yung laman ng survey hanggang January, medyo parang nakikita na natin kung ano ang mangyayari doon. Ngayon, yung po bang mga medyo tail-enders, ang tawag nga ng iba dyan, mga cellar dwellers, yung mga nasa buntot, ano, sa survey ngayon, yung scientific, medyo malayong-malayo sa katotohanan, sila ba'y aayaw na? O, sabi mo, ayawan na kasi sayang lang ang pagod natin. Sumuporta na lang tayo kay par... Pagka ganun, mukhang magkakaroon ng konting pagbabago. Halimbawa, mayroong candidate A, B, C, umatras, tapos sumuporta sa isang particular na kandidato kay candidate X.
Medyo ibang labanan yun, ha? So, titingnan natin kung may mga aatras pa ba na presidential candidates, ano? Wala, puro abang lang ang pwede nating gawin. Saka puro, tayo naman, puro mga meron lang naman dito eh. Oh, ito, nakasando nga lang. Halatang-halatang, nakikipag-chismisan lang ako sa inyo eh. Ano? Ay, salamat na kanina eh, umabot sa mahigit.